Hindi na bago sa volleyball tournaments o kahit ano atang liga sa bansa yung crap mentality ng ibang mga fans sa mga individual awards. Ganitong-ganito nga rin ang nangyari noong UAAP Season 85 matapos i-bash ang ibang LaSalle players dahil lang sa awarding. At ngayong Invitational Conference ng PVL, maugong na naman ang tanong na deserve ba? Aliza Valdez at Jel Cayuna pinutak din ng bashers dahil sa awards. PVL naglabas ng resibo. Alamin kung paano naungusan ni Valdez na Molina at Galanza. Pero bago yun mga ka-VHeads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para pitid ka sa aking latest videos. Pumutak muli ang ibang mga fans matapos i-award ang Premier Team o Individual Awardees sa katatapos lang na 2023 PVL Invitational Conference. Karamihan nga dito ay baseless accusations na hindi deserve ni ganito at ni ganyan ang awards. Ang malala pa, may mga nagsasabi na luto daw ang awarding. Pinakabiktima ngayon ng pambabash ang dalawa sa awardees na si Aliza Valdez at Jel Cayuna. Kinwestiyon nga rin ng fans kung bakit wala ang conference MVP na si Cez Molina sa best outside hitters. Lahat ng yan, narito ang paliwanag. Disclaimer lang mga ka-VHeads na ito ay base lamang sa stats at inilabas na article ng Premier Volleyball League. Base nga sa nirelease na article ng PVL matapos ang awarding, mapapansin na semifinals lang ang pinagbasihan ng individual awards bukod sa MVP. Unahin na nga natin ang best setter, Jel Cayuna. Tight ang naging best setter race this conference with 4 contenders. Si Gia de Guzman ng Creamline, Rhea de Maculanga ng PLDT, Kyoka Shima ng Japan at si Jel Cayuna ng Signal. 5.14 excellent sets average ang ginawa ni Cayuna this semifinals, mas mataas ng bahagya kina Dimac at de Guzman. Natihado naman si Kyoka Oshima ng Kurashiki Ablaze dahil hindi ito naglaro sa unang match versus Kin Bakbaknin. This means na deserve talaga ni Jel Cayuna ang award at pinatunayan niya na rin yan noong 2022 PVL Open Conference at ito na nga ang kanyang ikalawang best setter trophy sa Pro League. Para naman sa first best outside hitter, Asaka Tamaru. Well, hindi yan kinwestiyon ng mga fans dahil kitang-kita naman na binuhat niya ang Kurashiki Ablaze all throughout the semis and the finals. Siya nga number 1 scorer with 113 points nung semis at number 1 attacker with 40.07% efficiency. Second best outside hitter naman si Aliza Valdez. Despite being heard the most awarded volleyball athlete, nakapagtataka nga na hanggang ngayon ay marami pa ring duda at inggit kay Baldo. Malalang pambabash nga tinanggap nito lalo na sa Twitter. Well, siya lang naman ang second best attacker behind Tamaru Asaka with 39.23%, dehado lang ng decimal sa rank number 1 best attacker. Ibig sabihin nito, among the holy trinity ng Creamline, siya ang pinaka-efficient spiker noong semifinals. At wala namang duda, dahil sa semis talaga lumabas ang laro ni Valdez this conference, hindi lang sa attacks kundi naglista rin siya ng mga monster blocks laban sa mga kapwa niya stars at dito rin bumalik yung kanyang service game. Simula Pro League, hindi pa nga rin nawawala sa listahan ng awardee si Valdez bukod na lang sa last conference kung saan hindi siya naglaro. Para naman kay Gemma Galanza, hindi malayo ang naging stats nito kumpara kay Valdez in terms of scoring. Pero malaking hatak yung attack rate ni Valdez na nag-peak talaga this semifinals. Hindi rin naman kabawasan yon kay Gemma dahil maging si Aliza ay binigyan ng malaking credit si Galanza dahil sa magandang performance nito. Moving on sa best middle blockers naman, wala ring umangal. Sumabog rin talaga ang performance ni Sed Domingo at Maljoy Baron this semifinals. Ito nga so far ang best conference ni Sed Domingo in terms of blocking na sobrang na-improve niya, averaging 0.87 blocks per set this semis. Para naman kay Maljoy Baron, siya nga isa sa bright stars ng F2 this semifinals together with Don Makandili Katindig. And the Maljoy Baron that we all know is truly back.
Mamaw sa blocking at effective pa rin ang tapik-tapik na atake. Para naman sa best opposite, well, we all know na si Tots Carlos pa rin ang isa sa best local players ng bansa. Siya nga most efficient player ng eliminations at grabe pa rin ang in-improve niya ang kanyang service. Meron siyang 72 points at 35% attack efficiency sa semifinals. And lastly sa libero, katulad rin ng best setter contention, tight ang labanan dito with Don Makandili, Kaoru Takahashi ng Japan at Kat Arado. Pumampa sa 6.62 average digs at 54% reception ang semis output ni Kat Arado. Para naman sa conference MVP, dito sa tingin ko na iba yung computation dahil tama lang naman na buong conference ang dapat i-consider para dito. Si Cesc Molina nga pinaka naging consistent para sa Signal at no doubt na ito yung kanyang best conference in her career, lalo na nung prelims. Medyo naging problema nga lang talaga nung semifinals ay bumaba yung kanyang efficiency sa atake with 33% dahil pumorsyento sa kanya ng husto ang Signal. Kaya yun marahil ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang isa sa Best Outside Hitter Award. Maging sa international tournaments, minsan nangyayari talaga na walang MVP sa individual awards per position. Nevertheless, mas malaki naman ang napatunayan ni Cesc Molina being the conference MVP, ang kanyang kauna-unahang MVP award sa kanyang karera. Overall, deserving naman lahat ng awardees dahil lahat naman yan ay base sa stats. And again, hindi rin talaga gaanong big deal yan para sa mga players. Kaya walang rason para pagsabungin pa ang mga manlalaro.